Huwag na huwag niyong titignan ang problema ninyo. Ulitin ko lang. I don't want you to miss this. Huwag na huwag niyong titignan ang problema ninyo na para bang iniwan kayo ng Diyos. Huwag na huwag niyo pong titignan ang problema ninyo na para bang hindi naging tapat ang Panginoon sa atin. Huwag na huwag nating titignan ang mga closed doors ng buhay natin na para bang hindi kayang gawin ng Diyos yung dati niya nang ginagawa sa atin. Kasi ang katotohanan, may mga chances at may mga pagkakataon pa nga sa buhay natin na minsan si Lord pa ang nag-orchestrate ng challenges. Ilalagay niya talaga sa harap natin. Bakit may Red Sea? Bakit sarado ang Red Sea? Bakit sarado ang Jordan River? Kasi kapag yung Red Sea bumukas, kapag yung Jordan River bumukas, makikita ng lahat ng kanilang mga kaaway na ang kamay ng Diyos ay nasa kanila. At minsan may mga challenges sa buhay mo, kapatid. May mga Jordan Rivers at Red Sea sa buhay natin. May mga obstacles and opposition sa buhay natin. Kasi kapag nalampasan natin ang lahat ng mga bagay na ito, yung mga taong nakapaligid sa atin will witness, ah, talaga ngang yung kamay ng Diyos ay nasa buhay ng pamilyang ito. Ah, totoo nga talagang gumagawa ang Diyos sa kanila. So just keep on moving forward and keep on walking, because pushing forward is a testimony that God can sustain you and God can bring you out. Sabi mo sa katabi mo, fight for your future and be the testimony. Tayo yung maging testimony sa ating pamilya na kahit mahirap ang buhay, kaya kong umiti. Na kahit may challenges, kaya kong maging maligaya. Na kahit wala akong salapi, hallelujah. Yung iba dyan, pangiting-ngiti lang, wala nang pamasahe pa uwi. Pangiting-ngiti lang yung katabi mo, pero matindi rin ang problema niyan. But let us be the testimony of God's power. Na every time makikita nila tayo, wow, buhay ang Diyos sa buhay ng taong ito. Yung Christianity na kapag nakita ng ibang tao, I want the God that you have. Kasi napansin ko, nagkaroon ka ng financial trouble, pero ngayon, inaong ka ng Panginoon. Anong sikreto mo? Ah, may Diyos kasi na nagpo-provide. Well, I want that God that you have. What you model, I want to have. Dati alam ko may sakit ka, alam ko nga may cancer ka dati, pero ngayon 3 years na buhay ka pa. So ano gusto mo, matay na ako ngayon? Sinasabi ko lang is that, ano sikreto, bakit hanggang ngayon buhay ka pa? Well, di ko alam, pero alam ko ang Diyos ang nagpapagaling sa akin. Ang Diyos ang nagsusustain sa akin. So kung yung Diyos mo nagpapagaling ng cancer, I want that God. Kung tayo lang mga kapatid will be a model to other people, that they will want the God that we have. Wow, this world is a better place. This world will become a better place. Kahit may obstacle, nalalampasan natin. Minsan inaalaw ng Diyos yung obstacle para maging testimony mo in the future. Minsan inaalaw ng Diyos yung mga challenges para gamitin ng Diyos para kapag tinignan ka na ibang tao, sasabihin nila, gusto ko rin yung Diyos na meron ka. Kasi ikaw nga tinulungan kanya makalampas sa problema na yan. Alam ko tutulungan din ako ng Panginoon makalampas dyan.